Magandang araw sa inyong lahat. Para sa ating performance task sa Filipino at Mother Tongue, malikhaing pagkukwento ng alamat, narito ang rubrics. Bago natin ipakita ang rubrics, hayaan nyo munang ipaliwanag ko sa inyo ano nga ba ang rubrics. Kung nakinig kayo sa ating lock session noong nakaraang linggo, malalaman nyo kung anong ibig sabihin ng rubrics. Kasama din sa mga leaflet o flyer na pinamigay namin noong Biyernes, makikita kung saan nga ba ginagamit o paano ginagamit ang rubrics. Ang rubrics ay set o grupo, pangkat ng mga pamantayan na tumutulong sa pagmamarka. Kumbaga sa mga beauty pageant, ito ay isang criteria. Mayroon tayong dalawang uri ng rubrics. Meron tayong holistic at meron tayong analytical. Kung mababasa nyo sa ating leaflet, kapag sinabi natin holistic, ito ay gumagamit ng percentage. Halimbawa, 50% written works, 20% quarterly assessment, at 30% performance task. Ito ay isang halimbawa ng holistic rubrics. Pero kapag sinabi nating analytical rubrics, ito ay gumagamit ng mas malalim o mas detalyadong mga kriteryon. Ito ang gagamitin natin sa pagmamarka sa ating performance task na masining na pagkukwento. Para sa ating rubrics, hayaan niyong basahin ko ang mga kriteriya at ang nilalaman ng 5 puntos, 4, 3, at 2. Una na rito ay ang kaalaman sa kwento. Makakakuha ka ng 5 puntos kung alam mabuti ang kwento at kapansin-pansin na nagsanay at nagpakita ng tiwala sa sarili ang mag-aaral. 4 naman kung alam ang kwento, kapansin-pansin ang saglit na pagsasanay at may tiwala sa sarili. 3 puntos naman kung alam ang ibang bahagi ng kwento, kailangan ng pagsasanay o nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili. At 2 puntos naman kung hindi alam ang kwento o kaya binabasa lamang ang kopya ng kwento. Para sa tinig naman, makakuha ka ng 5 puntos kung palaging malakas, may tamang hinto, bagal o bilis at maliwanag ang pagbigkas ng mga salita. 4 na puntos naman kung malakas at malinaw ang pagbigkas ng mga salita. Maaring mahina o nasobrahan sa bilis o bagal sa pagbigkas ng mga salita ay nagkakatumbas o katumbas naman ng 3 puntos. 2 puntos naman kung sobrang mahina o nasobrahan sa bilis o bagal sa pagbigkas ng mga salita. Putol-putol ang pagkukwento kaya hindi ito maintindihan. Mapapansin nyo na habang bumababa ang score o bumababa ang puntos, ay nababawasan din ang kriteryon. Ang 3rd kriterya naman ay pag-arte, na ayon ng ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan sa mensahe ng kwento. Ito ay nagkakahalaga ng 5 puntos. Nagpapakita ng paminsan-minsang ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan para sa 4 na puntos. 3 puntos naman kung hindi gaanong nakapakita ng ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. 2 puntos naman kung hindi nagpakita ng kahit na anong pag-arte. Mahalaga ang pag-arte sa pagkukwento. Ang inyong mukha o ekspresyon ng mukha ay nagpapakita kung anong emosyon ang pinapakita ng tauhan sa kwento. Hindi ka maaaring tumawa kung ang sinasabi o binibigkas sa kwento ay tungkol sa masakit o masalimuot na bahagi. Para sa 4th na kriteriya, ito ay ang pagkamalikhain. 5 puntos kung gumamit ng props at costume upang mas maging kapanapanabik ang pagkukwento. 4 na puntos naman kung gumamit ng props o costume upang mas maging kapanapanabik ang pagkukwento. 2 puntos naman kung hindi gumamit ng props o costume. Pagpapasa, ang huling kriteriya. Naipasa ang video ng malikhaing pagkukwento bago ang takdang araw. Bibigyan natin niya ng perfect point or 5 points. 4 na puntos naman kung naipasa ang video ng malikhaing pagkukwento sa mismong takdang araw.
30 puntos naman kung naipasa ang video ng malikhaing pagkukwento sa isa hanggang 2 araw matapos ang itinakdang araw. 20 puntos naman kung naipasa ang video ng malikhaing pagkukwento sa higit sa 2 araw matapos ang itinakdang araw. Para mas malinawan kayo, bibigyan kayo ni Teacher Claire ng isang halimbawa sa kung paano ginigradean o binabanggit o ginagamit ang rubrics. Gaya ng ipinakita ko kanina, mayroon tayong mga kriteriya at mga puntos. Halimbawa, kung ang inyong anak ay nakakuha o nagkwento, alam niya ang kwento at kapansin-pansin na nagsanay siya at nagpakita rin siya ng tiwala sa sarili, bibigyan siya ni Teacher Claire ng 5 puntos. Sa tinig naman, malakas at malinaw ang pagbigkas ng salita. Ngunit, wala itong tamang hinto. Kaya bibigyan lamang siya ni Teacher Claire ng 4 points or 4 na puntos. Sa pag-arte naman, hindi gaanong nagpakita ng ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. Makakakuha naman siya ng 3 puntos. So, meron na siyang 5, 4, and 3. Sa kabuuan, meron na siyang 12 points. Para sa pagkamalikhain naman, gumamit ng props at costume upang mas maging kapanapanabik ang kwento. Gumamit siya ng props at costume. Ibig sabihin, may props na siya, may costume pa siya. Yun ang pagkakaiba ng 5 puntos sa 4 na puntos. 4 na puntos lamang kapag gumamit siya ng props o costume. Maaring may props siya, pero wala siyang costume. Maari namang may costume siya, pero wala siyang props. So, bibigyan natin siya ng 5 puntos. At dahil medyo huli ang kanyang pagpapasa, makakakuha lamang siya ng 3 points. Dahil naipasa niya ito, 1 hanggang 2 araw matapos ang itinakdang araw. So, kung meron siyang 12 points sa naunang criteria, plus 8 points, meron siyang 20 points. Pero teacher, 20 points po yung puntos niya. Out of ilan po? 20 over 25. Dahil meron tayong 5 criterion or 5 criteria at 5 puntos sa bawat criteria. So, 5 times 5, meron po tayong 25 items. At ang estudyante na grenade ni teacher ay nakakuha ng 20 puntos. Ganoon po mga mommies, mga daddies, kung paano tayo nag-grade sa ating rubrics. Ano mang katanungan, bukas ang aking Facebook para sa inyong mga tanong. Ganon din ang aking cellphone para sa mga text messages hinggil sa kung paano ginigradean o ginagamit ang ating rubric sa ating performance task ngayong second quarter para sa Filipino at Mother Tongue, which is malikhaing pagbasa ng kwento, particularly ng mga alamat. Sana'y marami kayong natutunan. Paalam!